the restless waves. Send the light. Send the light. Send the light. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. There are souls to rescue. There are souls to save. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Living heart in hand. Living heart in hand. Giving God. Giving God. The glory. Evermore, we will follow, we will follow His command. Send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine, let it shine, from shore to shore, from shore to shore. Send the light, send the light, and let it radiate beams like the world, forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the willing heart in hand. Heart in hand. Giving God. Giving God the glory. Evermore, we will follow, we will follow His command. Follow His command. Send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine, let it shine, from shore to shore, from shore to shore. Send the light, send the light, and let it radiate beams like the world, forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. And a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Heart in hand. Heart in hand. Giving God, giving God the glory evermore. We will follow, we will follow His command. Follow His command. Send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine, let it shine, from shore to shore, from shore to shore. Send the light, send the light, and let it radiate beams like the world, forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Heart in hand. Heart in hand. Giving God. Giving God the glory. Evermore, we will follow, we will follow, follow His command. Send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine, let it shine, from shore to shore, from shore to shore. Send the light, send the light, and let it radiate beams like the world, forevermore. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. There are
souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart in hand. Giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine. From shore to shore. Send the light, and then it's radiant beams. Like the world. Forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light. We will spread the everlasting light. With the willing heart in hand. Giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine. From shore to shore. Send the light, and then it's radiant beams. Like the world forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light. And a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light. We will spread the everlasting light. With the willing heart in hand. Giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine. From shore to shore. Send the light, and let it radiant beams. Like the world forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light. Let us gather jewels for a crown above. Amen. Good morning po sa ating lahat. And welcome po sa ating program this morning. This is the key to success, the only key for your growth from the Word of God. Salamat po sa Panginoon na muli tayo nagsama-sama sa umaga pong ito. At I hope na nakapagpahinga po tayo ng maayos kagabi. And salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong araw, panibagong kalakasan, buhay at pribilehyo na ngayon ay makapag-aral muli tayo ng salita po ng Diyos. And salamat po sa bawat isa na gumising ng maaga at nag-ready at excited na mag-aral ng salita po ng Diyos. Alright? So ngayon po ay good morning po kay Ma'am Sonia Arculio. Good morning kay Sir Anthony Bobier, kay Sister Judelyn Severo at kay Sir Arnulfo Impuerto. Good morning po sa inyo lahat. At mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin, okay? So ngayon po ay magbabasa po tayo ng ating Bible reading. Ngayon po ay April 20. So ang babasahin po natin na Bible reading po natin ay Proverbs chapter 20. Okay? Good morning Sister Leggy Montoya, kay Nanay Teresita, good morning po. And kay Nanay Lourdes, magandang umaga po sa inyo. Okay? So, basahin po muna natin ating Bible reading. Proverbs chapter 20. We'll begin reading in verse number 1. The Bible says, Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. The fear of a king is as the roaring of a lion. Whoso provoketh him to anger sinneth against his own soul.
It is an honor for a man to cease from strife, but every fool will be meddling. Verse 4, the sluggard will not plow by the reason of the cold, therefore shall he beg in harvest and have nothing. Counsel in the heart of man is like a deep water, but a man of understanding will draw it out. Verse number 6, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? The just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes. Who can say, I have made my heart clean? I am pure from my sin. Diverse ways and diverse measure, both of them are alike abomination to the Lord. Verse 11, even a child is known by his doings, whether his work be pure and whether it be right. The hearing ear and the seeing eye, the Lord hath made even both of them. Love not sleep, lest thou come to poverty. Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. Verse 14, it is not, saith the buyer, but when he is gone his way, then he boasteth. In verse 15, there is gold and a multitude of rubies, but the lips of knowledge are a precious jewel. Verse 16, take his garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. In verse 17, bread of deceit is sweet to a man, but afterwards his mouth shall be filled with gravel. Verse 18, every purpose is established by counsel, and with good advice make war. In verse 19, he that goeth about as a talebearer revealeth secrets, therefore meddle not with him that flattereth with his lips. Verse 20, whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. In verse 21, an inheritance may be gotten hastily at the beginning, but the end thereof shall not be blessed. Verse 22, say not thou, I will recompense evil, but wait on the Lord, and he shall save thee. In verse number 23, diverse ways are an abomination unto the Lord, and a false balance is not good. Verse 24, a man's goings are of the Lord. How can a man then understand his own way? It is a snare to a man who devoureth that which is holy, and after vows to make inquiry. A wise king scattereth the wicked, and bringeth the will over them. Verse 27, the spirit of a man is a candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. In verse 28, mercy and truth preserve the king, and his throne is upholden by mercy. In verse number 29, the glory of young men is their strength, and the beauty of old men is their gray head. In verse number 30, the blueness of a wound cleanseth away evil, so do stripes in the inward parts of the belly. So yun po yung ating pong Bible reading sa umaga pong ito, and tayo na po ay magbubukas sa ating panalangin. Good morning po kay Tito Jomar Panizales. Good morning po sa inyong lahat. Alright, sige, tayo po ay manalangin po muna saglit. Tayo po ay pumikit at tumuko, at magbukas po tayo sa panalangin. Let's pray. Ama namin Diyos na makapanghirian sa lahat, kami po ay nagpapasalamat po, Panginoon, sa buong magdamag na kapahingahan. Salamat po sa kalakasan na muli niyo pong idinagdag sa amin sa buhay po na ito na pinagkalob niyo po. Basbasan niyo po ito, Panginoon, na ito pong buhay po namin ay maging gagamit-gamit po sa inyo pong napakalawak po na gawain, Panginoon. At aming pong kahilingan sa umagang ito ay manguna po kayo sa aming kalagitnaan, at ang pag-uusapan po namin ay umabot nawa sa aming pangailangan spiritual, at makatulong po ito sa aming pong pagiging strong Christian, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Gamitin niyo lamang po kaming instrumento maging daluyan po ng pagpapala sa mga tao na nangailangan po nito, Panginoon. I-bless niyo din po ang aming program this morning, maging aming internet connection and sound system, at lahat po ng mga anak ninyo na naka-tune in po ngayon, ay bigyan niyo po sila ng kagalakan at
bigyan niyo po ng bukas na puso at isipan sa aming pag-aaral, Panginoon. Patawad po, Diyos, sa anumang pong bahid ng kasalanan na nakikita niyo po sa aming puso at isipan. Patawarin niyo po kami at pakalinisin niyo po kami, O Diyos. Lahat po ng ito ay binabalik po namin ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Alright, sige po. Good morning po sa kay Esmael Amirol. Amen. Good morning po. Alright, sige po. Tayo po ay magpapatuloy. So, So, magandang umaga sa iyo, brother, or kay Esmael. Okay. So, we respect your belief, but I'm sad to say na you are not on the right place para po mag-express ng ganyang bagay po dito sa ating program. So if you don't want to accept our belief, ay kalayaan niyo po 'yan, no? Pero you are not in the right place. Okay, if kung hindi po ito para sa inyo, just leave, no? Kasi hindi po ito place for that kind of attitude, no? Kung kayo po ay naniniwala sa inyo pong Diyos, so just respect na pumasok po kayo dito. So respect niyo po yung aming programa. So kung kayo naniniwala na yan ay sa ikakabuti ninyo po, wag niyo pong gagamitin itong program na ito para kayo po ay magpakita ng disrespect. Ano po? Sige po, ipagpaumanhin niyo po Ismael Roll, but you are not in the right place. No, kung kayo ay nandito, makinig po kayo para may matutunan. Wag po kayong magpakita ng hindi magandang attitude dito sa ating program. Okay? So ayun po, no? Respect po. Just respect us po. And we will do the same sa inyo pong sa inyo po. Okay? So let's continue sa ating pang-aaral ng salita po ng Diyos. At ngayon pong umaga, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa yung continuation po ng ating pag-aaral regarding po sa Marriage Supper of the Lamb. So, na-discuss ko na po sa inyo kahapon yung second phase of the major event na mangyayari during ng tribulation dito sa lupa. At yung 7 years tribulation na yan ay tayo po ay nandun na po sa langit, and then we are celebrating the Marriage Supper of the Lamb. So yan po yung mangyayari during that event. Ano po? After po yan ang Bema Judgment or Great White Throne Judgment. Judgment Seat of Christ, sorry. Judgment Seat of Christ, okay? So yan po yung panahon na kung saan ang Panginoong Jesucristo will be united to the church whereas he established nung dito po sa lupa, at pagdating po sa langit, yan po yung magiging magkakaroon po tayo ng great celebration po doon sa langit. Ano po? Now, but ang mangyayari po niyo, no, ito po yung hindi po ako nag-ready ng katanungan, sapagkat bukas ko po yun na i-discuss sa inyo, bukas ko po ibibigay sa inyo yung question and answer portion po natin. But this time, no, express ko lang, expound ko lang po sa inyo yung kahalagahan po nito, yung impact po nito sa buhay po natin. Bakit po napakahalaga ng pag-aaral po natin regarding po sa Marriage Supper of the Lamb? So ito po ang dapat nating tatandaan po dito. Mahalaga na maunawaan po natin na yung papakasalan ng Panginoong Hesukristo is the church. Okay? Whereas he established, no, okay, yung kanyang itinatag na iglesia na simbahan, which is the Baptist Church. Okay? At kung if you want yung mas malalim pa po na pag-aaral,
sa bagay po na ito ay kinakailangan pwede niyo pong i-review yan kasi may mga lesson na po tayo na napagdaanan tungkol po sa in-explain ko na po yan sa inyo yung patungkol po sa Baptist authority no na ang Panginoong Jesucristo ay nagtatag ng church biblically and historically yun po ang kung tawagin po natin na Baptist Church. So ibibigay ko lang sa inyo yung quick background po kung bakit sinasabi ko po na ang tinatag ng Panginoong Jesucristo na simbahan during the Matthew during sa book of Matthew chapter 16 verse number 18 na sabi niya say also unto thee that thou art Peter and upon this rock I will build my church. So ang kanyang itinatag na iglesia ay walang iba kundi yung sinasabi niyang my church. Very personal, very possessive yung ginamit niya po na personal pronoun na sabi niya it is my sapagkat alam niya na darating yung panahon na magkakaroon mag-rise up yung mga so-called churches at they will also claim that they are the true church no but as far as biblical and historical study makikita po natin that the Baptist Church is the church that Jesus Christ built unang-una because of its authority. Bakit po ang Panginoong Jesucristo ay nagtatag ng Baptist Church? Because Jesus Christ is a Baptist. No, bakit po si Jesus Christ ay Baptist? At ang kanyang itinatag ay Baptist Church. Bakit si Jesus Christ ay Baptist? So, unang-una, Jesus Christ was baptized by John the Baptist. So makikita natin that Jesus Christ was submitted to the baptism of John the Baptist. Okay? Nagpabaptize si Jesus Christ sa isang Baptist preacher na ang Baptist preacher na ito na si John ay binigyan ng authority ng Diyos para magbautismo. At doon po nagpasakop, doon po nag-submit sa authority ni John si Jesus Christ. Bagamat siya ay founder, siya yung nagtatag, no? Bagamat si Jesus Christ yung Savior and Messiah, pero nag-submit siya sa authority ni John na nanggaling sa Diyos Ama. So that's why si Jesus Christ po ay after Jesus Christ was baptized of a Baptist preacher, siya po ay naging Baptist. Kaya pagdating po sa Matthew chapter 16, ang itinatag niya po ay of course it is his church. Okay? So John the Baptist was not the founder of the Baptist Church. John the Baptist was just siya yung naghanda ng materials na ibibuild ng Panginoong Jesucristo. So siya lang yung nag-prepare. No? He was the baptizer. Siya po yung tagapaghanda ng materials ng ibibuild ng Panginoon na church. No, pagdating po sa Matthew chapter 16 verse number 18, Jesus Christ established his own church. Siya po ang nagtatag ng iglesia ng church na kung saan siya nagpa-identify. Okay? So ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Sapagkat makikita natin dito mga kapatid yung kahalagahan ng pagiging miyembro ng church na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat tatandaan po natin that the celebration or the ceremony na mangyayari sa langit, no, yung kasalan na mangyayari sa langit, ang magpa-participate lang po dito ay walang iba kundi yung mga miyembro ng church na itinatag ng Panginoon Jesucristo. Tandaan niyo po, ang papakasalan ng Panginoon ay hindi po yung mga saved people only but the members of the church. To be a member of the family of God is one thing and to be a member of the church of the Lord Jesus Christ is another thing. So ito po ang kaibahan po niyan. Pagkatapos nating tanggapin si Jesus Christ bilang ating Diyos at tagapagligtas, tayo po ay naging miyembro ng ng pamilya ng Diyos. Okay? Tandaan niyo po ha, pagkatapos nating tinanggap si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas, tayo po ay naging miyembro ng pamilya ng Diyos. So, naging anak tayo ng Diyos, sabi sa John chapter 1 verse number 12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. So, ang tinutukoy po diyan na sino mang sumampalataya at tumanggap sa Panginoon ay lahat ng tao. Okay? Whether you are a Baptist or Catholic or Iglesia ni Cristo o ano pa mga sekta ng pananampalataya, tayo kabilang
as long as tinanggap natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Okay, hindi natin pinag-uusapan dito yung religion, hindi natin pinag-uusapan dito yung membership ng church. As long as we receive the Lord Jesus Christ, tayo po ay miyembro ng pamilya ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Okay? So, sa usaping kaligtasan, lahat ng tao na tumanggap, sumampalataya sa Panginoon Jesucristo ay anak ng Diyos, naging miyembro ng simbahan ng Panginoon. Okay? So, to be a member of a family of God is one thing. Tandaan niyo po 'yan. And then to be a member of the Church of Christ is another thing. Sapagkat paano ba tayo magiging miyembro ng simbahan ng Panginoon Jesucristo? Makikita po natin diyan sa Acts chapter 2 verse number 41. Ang sabi po ng Bible, and they that gladly receive his word were baptized. Yung mga tao masasayang nagsitanggap sa Panginoong Jesucristo, sila po ay nabautismuhan. So, pagkatapos sila ay nabautismuhan, ang sabi ng Bible, and they were added unto them about 3,000 souls. So, bilang po yung nabahagian at nabaptized during that time, at ang sabi ng Bible, they were added. Okay, nakarecord po yun na yung mga taong yun at tumanggap sa Panginoong Jesucristo na masaya, at sila ay sumunod sa tubig ng bautismo. After nilang sumunod sa tubig ng bautismo, they were added. So sila po ay idinagdag. Okay? So nauna muna yung salvation, tumanggap sila sa Panginoon, sila po ay naging miyembro ng pamilya ng Diyos. Now after nilang makarinig ng salita ng Diyos, they gladly received the word of God, they fully understand the word of God. That's why they obeyed the Lord through water baptism. Sila po ay sumunod sa tubig ng bautismo, that's why sila po ay idinagdag sa existing na church ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, dahilan sa sila po ay idinagdag, naging miyembro ngayon sila ng pamilya ng Diyos, at the same time, naging miyembro sila ng church na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, ano po ang kahalagahan po ng pagiging miyembro ng church ng Panginoong Hesukristo? Sapagkat sinasabi natin na although sinasabi po natin dito na hindi po dito pinag-uusapan yung religion pagdating sa usapin ng kaligtasan, and that is very true, no? Wala pong kinalaman ang relihiyon po natin pagdating sa kaligtasan po natin. Okay? Kinalaman po sa kaligtasan natin is pananampalataya. If you have faith sa Panginoon, yun na po yun, sapat na po yun. Tanggapin lang natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Anak po tayo ng Diyos, sabi po ng Bible sa John chapter 1 verse 12. Now, to be a member of the Church of the Lord Jesus Christ, you need to be baptized, no? Bakit po? Ano po ba ang implication ng baptism? Ang implication po ng baptism is nagpapa-identify tayo sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagsunod sa tubig ng bautismo. Okay? We are identifying ourselves and we are yun po ay kapahayagan ng public confession that we are hindi natin ikinakahiya ang Panginoong Jesucristo, kasi yun po ay ginawa din ng Panginoong Jesucristo to be an example para sa atin. Ngayon, pag ginawa po natin yun, so naging miyembro na tayo ng church ng Panginoong Jesucristo. Ngayon po, bakit ko po ito pinapaintindi po sa atin? Sapagkat kapag tayo po ay miyembro ng simbahan ng Panginoong Jesucristo, kasama po tayo sa papakasalan. Okay? Pagdating po ng marriage supper of the Lamb. Okay? So sabi ko nga, magkakaroon ng celebration or ng wedding ceremony pagdating po sa langit, at ang mga participant po dito ay walang iba kundi yung miyembro na ng church na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Okay? So kaya nga po ganun kahalaga. Alam niyo po ang on my own personal testimony, ako po ay nakarating sa church March 3, 2003. Tapos nakarating ako sa church ng Sunday ng March 10. Okay, March 10, 2003. So nung nakarating ako sa church, first time ko nakarating, bata pa ako noon, 11 years old, at ako ay nabautismuhan sa murang edad, so ako ay nabaptize. And then nung ako po ay nabautismuhan during that time,
ay tuloy-tuloy na po ako nag-church hanggang sa nanatili sa simbahan at nagpatuloy. At pag ako po ay nakapag-aral sa Bible school, pagdating po ng pag-aaral ko sa Bible school, ako po ay third, kung di ako magkamali, second year or third year. Third year sa Bible school. And ako po ay nakapakinig ng lesson regarding po sa baptism. No? Yung ang teacher po namin nun ay si Sir Mike. No? At in-explain niya po sa aming maigi yung kahalagahan po ng membership. No? Kasi pag hindi po maliwanag ang membership ng isang mananampalataya ay questionable ang kanyang pag hindi po maliwanag ang kanyang membership ay hindi po siya makakasama hindi po siya mapapabilang dito po sa mangyayaring ceremony. Ano po? So kasi pag ikaw ay miyembro ng church, kabilang ka dito sa magpa-participate sa marriage supper of the Lamb. Okay? So kasama ka po diyan. Pag hindi po tayo pag questionable yung ating membership, ibig sabihin tayo po ay magiging ang tawag po sa atin dito ay magiging cloud of witnesses. Kumbaga sa ceremony, tayo yung mga attendees pero hindi tayo nagpa-participate, no? Tagapalakpak lang tayo, tagapanood lang tayo kumbaga, no? Sa isang wedding ceremony may kinakasal at merong mga witnesses, no, bilang tumatayong witness sa kanilang sa nangyayaring wedding. So, dahilan sa ano na 'yon, nagtuturo na po ako noon sa mga bata, sa Sunday school teacher na po ako noon, nagpa-baptize po ulit ako ng 2010. Akalain niyo po 'yan, may ministry na po ako sa church, nag-aaral na po ako sa Bible school, and then ako po ulit ay nagpa-rebaptize. Bakit? Kasi nung bata pa po ako, nabautismuhan ako, hindi maliwanag sa akin yung aking baptism, kaya inulit ko po ulit. At hindi po masama. Bakit? Kasi on my own conscience, hindi po talaga maliwanag sa akin yung motibo ng aking pagpapabautismo nung araw, nung ako po ay unang-unang nakarating sa church. So, dahilan po doon ay sabi ni Sir Mike, wala pong masama, hindi masama na liwanagin natin. Bakit? Tayo pong nakakaalam at saka ang Panginoon lamang. Di ba? Alam natin at alam ng Diyos kung ano yung totoong pangyayari sa buhay po natin. So ngayon, dahilan sa kagustuhan kong maging maliwanag yung aking ang aking membership, nagpa-rebaptize po ulit ako. The same, dun sa church po natin sa Taguig. So nakita nila, nagulat sila kasi nagtuturo na po ako sa mga bata, may ministry na ako, choir member, full-time staff, ano po, usher, yan yung mga ministry ko po sa church. Tapos nagulat sila, pambira, hindi pa pala ako na-baptize. And void pala yung aking baptism. So hindi ko po yun kinakaya, kaya kasi ang baptism nga po is public confession na hindi mo kinakaya ang Panginoon. So walang masama. Bakit? Ako at ang Panginoon lang ang nakakaalam nun. It is between me and God na ako ay yung aking baptism ay hindi po sigurado. So dahilan sa naintindihan ko po, naunawaan ko po yung kahalagahan ng membership, ako po ay nagpabautismo ulit. Okay? That is my own personal testimony. So yun po yung dahil naintindihan ko na sabi ko ayokong darating yung panahon na kapag ako ay nasa langit na instead na kasama ako dun sa celebration or I mean sa ceremony, sa wedding ceremony or magpa-participate ako dun, dahil naintindihan ko na yung kahalagahan nito, pangit naman na magiging tagapalakpak lang ako dun. Di ba? Nasa langit na lang rin ako, hindi ko pa susulitin yung pagiging heaven citizen, di ba? At kaya nga ang ginawa ko po by the grace of God, ako po ay nagpa-rebaptize. And then after nagpa-rebaptize po ako, ako po ay naging klarado sa akin yung aking pananampalataya at ako po ay sumunod sa tubig ng bautismo. Now, ganun din naman po, no? Kaya ako po sinasabi sa inyo to kasi sayang naman na pinag-aralan po natin yung marriage supper of the Lamb, and pagdating ng panahon na darating yung time na tayo po ay nandun na po sa langit, instead na tayo po ang nandun sa front line,
no? At kasama tayo doon sa nasa ceremony, sa wedding ceremony at papakasalan ng Panginoon Jesucristo, eh ando doon lang tayo. Bagamat ligtas tayo, nasa langit din naman tayo, pero hindi natin talaga hindi tayo kasama, 'di ba? Mas maganda na kasama po tayo doon sa papakasalan ng Panginoong Jesucristo. Okay? So tatandaan po natin 'yan, 'yun yung kahalagahan ng doctrine po natin ng Mary Chapel of the Lamb. Kaya sinabi ko nga sa inyo that it is our major doctrine, one of the major doctrine of our church, no po. At marami din po talagang controversy dito po sa teaching po na ito sa salita po ng Diyos. But for us, no, para sa atin na sa biyaya ng Panginoon, nililinaw po natin dito, hinihimay-himay po natin dito ng maigi yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganun, ay maging maliwanag po sa atin yung atin pong pinag-aaralan. Okay? So kayo, kung kayo po ay merong hindi naunawaan bahagya sa ating pong pinag-uusapan, ay pwede po kayong mag-personal message po sa akin. Okay? Para, or kay Pastor, para po mabigyan natin ng kaliwanagan yung mga agam-agam po natin. So as far as our studying and lesson is concerned, I hope na naging malinaw sa inyo yung sa atin po yung ating pong pinag-aaralan about sa Marriage Supper of the Lamb. So tatandaan po natin ha, ang Panginoong Jesucristo, papakasalan niya po yung kanyang church. Okay, papakasalan niya po yung kanyang church. And kung tayo po ay membro ng church na kung saan ang Panginoon na itinatag ng Panginoon Jesucristo, ay magpasalamat tayo sa Panginoon unang-una because we are saved. Pangalawa, dahil kasama po tayo doon sa wedding ceremony na gaganapin. Okay? So yan po yung pag-aaral po natin sa second stage ng activities natin pagdating sa langit during the 7 years tribulation. Ngayon po, i-discuss ko po sa inyo yung detailed study about the tribulation or 70th or Daniel's 70th week. Okay, kung tawagin po natin. Okay? So I hope na handa na po kayo sa i-discuss ko po sa inyong lesson. Okay? Alright. So let's proceed. So bukas po, mag-ready po kayo dahil magkakaroon tayo ng question and answer portion. Tatanungin ko po kayo kung meron kayo natutunan sa lesson natin about sa Marriage Supper of the Lamb. So dalawang lesson po. Okay? Dalawang lesson po. Bali, hindi naman po siguro natin ito maubos yung tribulation, no? Pero yung Marriage Supper of the Lamb, tatanungin ko po kayo kung meron kayo natutunan. Okay? So ngayon, let's proceed. Sa Daniel's 70th week. So while the judgment seat of Christ and the marriage supper of the Lamb are taking place in heaven, an entirely different scene will unfold on earth. So habang, sabi ko nga, habang tayo nandun sa langit, dito sa lupa, yung mga naiwan, yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon, kagaya ng kanina pa dyan na maingay, na sinaway ko na tuloy-tuloy pa rin, hindi talaga rumirespeto, no? So, kagaya niyan, yung mga ganyang tao, sila yung mga maiiwan, no? Maiiwan sila dito sa lupa na yung mga hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at hindi sila nananampalataya sa totoong Diyos, no? Sa Creator of the Universe, sila yung mga unbelievers kung tawagin po natin. Ito po yung nag-aantay po sa kanila, no? We are not condemning them, but yun nga, kagustuhan po natin na sila'y maligtas, no? Kung yung kanina pa po na nagko-comment diyan na sinaway ko na makinig po kayong mabuti. Maaring may purpose po ang Diyos sa inyo kung bakit kayo ay pumasok dito sa aming program, pero sabi ko nga ang purpose namin po dito is para kayo po ay makakilala sa Panginoong Jesucristo, no? Jesus Christ ay siya po yung savior, siya po yung tagapagligtas po natin, no? Wala pong ibang tagapagligtas na ibinigay sa atin ng walang ibang pangalan ibinigay sa atin sukat ikaliligtas natin maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So ang Panginoong Jesucristo po, siya yung Diyos na nagkatawang tao at nagsakripisyo para sa iyong kasalanan, no? Para sa iyo at sa aking kasalanan. Ang kinakailangan lang natin, aminin lang natin na makasalanan tayo,
And then after natin aminin na makasalanan tayo, dapat nating ma-realize na may kabayaran ng ating kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan po natin ay dagat-dagatang apoy. Yun po yung eternal punishment na nag-aantay sa atin bilang taong makasalanan. Pero tandaan po natin na ang Panginoong Jesucristo, mahal tayo ng Diyos. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo, kaya ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na ang pangalan ay si Jesus Christ, na kung saan si Jesus Christ ay pinako sa krus. Siya ay pinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Alang-alang sa iyo at sa aking kasalanan. Ang kailangan po nating gawin ay sampalatayahan natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tatanggapin natin siya ng buong puso bilang ating Diyos at tagapagligtas. Sa oras na ginawa po natin yun, ang sabi po ng Bible, pag tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, ang sabi po ng Bible, bibigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. So ang pakiusap ko po sa inyo, ano, kay Ishmael Mael Amirol, no, kinakailangan nyo lang pong tanggapin. Hindi po namin ipinipresent, bagamat ang pinag-uusapan namin dito is partly tungkol po sa aming pananampalataya bilang Baptist, no, pero dahil kayo po ay pumasok, no, hindi po dito major subject yung religion pagdating sa kaligtasan. Ang pinakamahalaga pagdating sa kaligtasan, ang katiyakan ng kalangitan, ay pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi sa relihiyon, hindi sa simbahan, kundi sa Panginoong Jesucristo. Kailangan nyo lang pong tanggapin. Now, pagka tinanggap nyo po ang Panginoong Jesucristo ng buong puso, pagsisihan ng buong puso ang inyong kasalanan, ay sabi po ng Bible, God will give you an eternal life. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. No? Sabi ng Biblia, magiging miyembro ka ng pamilya ng Diyos. No? John chapter 1 verse number 12, you will become the sons of God. At bilang isang anak ng Diyos, ang magiging tahanan mo rin ay sa langit. No? Huwag mong hahayaan, no? Ishmael, no? Huwag mong hahayaan na nakapakinig ka ng mensaheng ito at maiiwan ka. No? Kasi itong pag-aaralan natin ngayon na topic po natin yung Daniel's 70th week. Ano po? Ito po ay mangyayari sa mga hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. So huwag mong aantayin na nakapakinig ka na ng mensaheng ito ng salita po ng Diyos, no, ng mensahe patungkol sa kaligtasan. Huwag mong hahayaan na huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Hindi relihiyon, ha? Hindi relihiyon, si Jesus Christ po. Okay? So I hope na sa paraan po na 'yan ay maunawaan niyo po yung kahalagahan po ng ginagawa ng ministry ng church na ito. We are not after para umalib kayo sa amin, hindi po para kayo ay magpabautismo, ano pa man, magpamembro kayo sa amin. Ang gusto lang po naming mangyari, kayo po ay tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Okay? So, maraming salamat po. No, naniniwala ako na may plano po ang Panginoon sa inyo. Kaya ang sa akin lang po, just naniniwala po ako na hindi po ito aksidente yung pagpasok niyo po dito. Kaya tanggapin lang natin ang Panginoong Jesucristo. Sampalatayan, paghisihan ng buong puso ang kasalanan po natin. Okay? So let's proceed sa ating pong lesson. Now, sabi ko nga, ito po yung, ulitin ko ha, ito po yung dadanasin ng mga unbelievers. Yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon. While we are on heaven, after ng Bema Judgment and the celebration ng Marriage Chapter of the Lamb, dito po sa lupa, yung 7 years po na yan, okay, pinapahayag po dito yung mangyayari. Kung tawagin po natin yung 70th week of Daniel. So the book of Revelation gives the details of the event of this 7-year period prophesied by Daniel. So yung pinrophesy ni Daniel sa Book of Daniel ay binigay po sa Book of Revelation yung details na mangyayari from chapter 6 to chapter 18, no, ng Book of Revelation. Kapag binasa niyo po yan, pinag-aralan niyo po at gusto niyo po malaman yung detailed na mangyayari during the time of 7 years tribulation, if you will go to your Bible, basahin niyo po yung Revelation chapter 6 to chapter 18. Diyan po lahat nakalagay yung detailed event, no, na mangyayari during the tribulation period, okay? So it is a horrifying prophecy of a coming war, rebellion,
catastrophe and desolation, and it is called several names. Na meron pong babanggitan ako sa inyo dito na tatlong pangalan ng 70th week of Daniel dito po sa Biblia. Okay? So tandaan niyo po ah, ito pong mangyayari na 7 years tribulation or 7 years na period na pinrophesy ni Daniel at dinitali ni John sa Book of Revelation chapter 6 to chapter 18 ay ito po ay para po sa mga unbelievers. At ang sabi po dito, no, ito yung unang pangalan, ito yung unang tawag sa 70th week of Daniel sa Book of Isaiah chapter 2. Okay, tinan po natin yung ibang tawag sa 70th week of Daniel. Isaiah chapter 2 in verse number 12 to 22. Okay, basahin lang po natin. Sabi po dito, for the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud of and lofty, okay, and upon everyone that is lifted, and he shall be brought low, and all upon all the cedars of Lebanon that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan, and upon all the high mountains, and upon all the hills that were lifted up, and upon every high tower, and upon every fence wall, and upon all the ships of the of Tarshish, and upon all pleasant pictures, and the loftiness of men shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low, and the Lord alone shall exalted in that day, and the idols he shall utterly abolish, and they shall go into the holes of rocks, into the caves of the earth, and for fear of the Lord and the glory of his majesty, when he ariseth to shake his terribly the earth. In that day a man shall cast his idols of silver and his idols of gold, which they made each one of himself to worship, to the moles and to the bats, to go into the clefts of the rocks and into the tops of the raised rocks, for fear of the Lord and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth. Verse 22, cease ye from men whose breath is in his nostrils, for wherein is he to be accounted of. You see? So binanggit po dito yung the day of the Lord. So ito pong the day of the Lord po dito, yan po yung tinutukoy din po, prophecy din po ni Isaiah patungkol po sa 7 years tribulation. Na ang nakasaad po dito ay isi-shake ng Panginoon terribly yung earth. Na kung saan yung mga tao, yung mga nagsasamba sa mga idols nila, itatapon po nila, ikakas nila sa caves o sa cleft of the rock yung mga wino-worship nila, yung mga molten image po nila na sinasamba. Now during this time ay nandoon yung fear sa ng tao sa Diyos, sapagkat magpapakilala ang Diyos sa tao. Okay? That he is a powerful and majesty, yung majesty ng Panginoon. Okay? So, yan po yung isa sa tawag sa 70th week of Daniel. Sa Book of Isaiah, tinawag na the Day of the Lord. Now, in Deuteronomy chapter 4, verse number 30. So, ito naman po yung pangalawang tawag sa 70th week of Daniel or sa 7 years period na pinag-aaralan po natin. Okay, Deuteronomy chapter 4 in verse number 30. Ang sabi po dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 30, when thou art in tribulation and all these things are come upon thee, even in the latter days, if thou turn to the Lord thy God and shall be obedient unto his voice. Okay? So pinaphrase sa panahon ni Moses, binanggit po yung latter days sa end times. Magkakaroon, sabi ng Bible, magkakaroon ng tinatawag po natin na tribulation. Okay? Binanggit po yung pangalawang tawag sa 70th week of Daniel, which is the tribulation. Now let's go to Revelation chapter 7 verse number 14. Revelations chapter 7 verse number 14.
Okay, Revelations chapter 7 in verse number 14. Ang sabi po ng Bible, and I said unto him, Sir, thou knowest, and he said unto me, These are they which came out of great tribulation and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Yan. So, dito po sa Revelation, tinawag po naman na great tribulation. Okay? Tinawag din po siya na great tribulation. So, magkakatugma yung sinasabi po ni Moses at sinasabi ni John na sinusuportahan po nila yung prophecy ni Daniel, no? Which is the 7 years 70th week, no, ni Daniel, which is the day of the Lord na binanggit sa Isaiah at sa Deuteronomy and Revelation, binanggit ay tribulation. Now let's go to the third name of seven other names or titles ng 70th week of Daniel. So sa Revelation chapter 6 verse number 17, ang sabi po ng Bible, For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? You see? For the great day of his wrath. Ito po yung panahon na ibubuhos ng Panginoon yung kanyang puot. So isang title din po ng tribulation is The Great Day of Wrath. So meron tayong tatlong pangalan na binabanggit dito sa Bible referring to the 70th week of Daniel. Number one, the day of the Lord. Pangalawa, yung tribulation or great tribulation. Pangatlo is the great day of wrath, no, na binabanggit sa Revelation. So makikita po natin dito, mga kapatid, na the Bible is very certain at nag-ini-emphasize na ng Biblia yung araw o yung panahon na ito, sapagkat ayaw po ng Diyos, of course, ayaw ng Panginoon na danasin pa natin yung puot ng Diyos. Alam ng Diyos kung gaano po kahirap ang mararanasan ng tao, sapagkat ito na po ay tapos na po yung grace period sa panahon na ito. No, binigyan tayo ng Panginoon ng grace period, which is sa panahon natin ngayon, bago pa po na yung rapture. Kaya nga, samantalahin natin habang binibigyan pa tayo ng chance ng Panginoon ng buhay, ng kalakasan, samantalahin natin na huwag nating mamiss yung biyaya ng Panginoon. Huwag nating i-miss yung biyaya ng Panginoon. Tayo po ay kunin natin yung opportunity na maligtas po tayo, no? Huwag nating antayin yung the day of the Lord, huwag nating antayin yung great tribulation, the great day of wrath na dadanasin po natin, sapagkat the pain, the sorrow, and yung mangyayaring suffering po ay hindi pa po talaga natin mai-imagine kung gaano po kahirap, no? Kasi sabi ko nga, ang Diyos po ay ipapataw niya na yung kanyang pagiging righteous judge. So, tapos na yung grace period, napakahaba na ng binigay ng Panginoon sa atin na panahon para tayo ay maligtas. And yet, hindi pa rin tayo naligtas, hindi na po kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan na po natin yun. Okay? Huwag nating sasabihin na ang unfair naman ng Panginoon. Paano naging unfair ang Panginoon? Tayo na nga ang humiwalay sa Diyos. Tayo na nga ang nagkasala. Ang Diyos pa din po ay umabot sa atin. Siya pa rin po ang gumawa ng way para tayo maligtas. Masasabi ba nating unfair ang Panginoon? Hindi po, no? Ang Panginoon ay righteous judge, no? Napaka tapat ng Panginoon sa atin. Napaka faithful ng Diyos sa atin. Kaya yan po yung mga pangalan ng other names of 70th week of Daniel. Now, tandaan po natin, Christians will not pass through any of this period. Okay, binanggit ko na po sa inyo yan. Ang mga Kristiyano ay hindi kasama dito. Kaya nga, kung hindi pa tayo Kristiyano, pag sinabi pong Kristiyano, hindi ibig sabihin ng Kristiyano ay hindi ka Muslim. Hindi po ganun. Pag sinabing Kristiyano, tayo po ay tagasunod ni Kristo. Kasi commonly, pag sinabing Kristiyano ka, no? Oh, bakit? Kasi hindi ako Muslim, kaya Kristiyano ako. Hindi po ganun. No, yan po yung general na pagpangunawa natin pagdating sa pagiging Kristiyano. So pag sinabi natin Kristiyano, ay tagasunod ni Kristo. We are identified with the Lord Jesus Christ. That is a Christian. That is a true Christian. Okay? Sumusunod talaga sa Panginoong Jesucristo. Yan po yung totoong Kristiyano.
Now, ang magandang bagay po dito, Christians will not pass through any of this period. Hindi po tayo dadanas ng puot ng Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo yung mga sumampalataya at nasumpungan natin yung pag-ibig ng Diyos. Natanggap natin yung pagmamahal ng Panginoon. Okay? So, paano natin nalaman na hindi tayo kasama dito? So, sabi po ng Bible sa Jeremiah chapter 30, so meron tayong proof na hindi tayo kasama sa tribulation period. Okay? So, sabi sa Jeremiah chapter 30 verse number 7. Okay, Jeremiah chapter 30 verse number 7, sabi ng Bible, "Alas, for that day is great so that none is like it." Sabi niya, yung word na alas is an expression of a strong feeling. Nang sabi diyan, sabi ni Jeremiah, matindi kasi darating yung panahon, the great day na pag yan ay dumating, so that none is like it. Walang grabing pangyayari sa sinasabi niya itong araw na to, sa mga panahong ito, walang kaparehas na araw. Ibig sabihin, hindi pa ito mararanasan, hindi pa po natin ito nakikita at nararanasan. "It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it." Okay? So, binanggit po dito yung tinatawag na Jacob's trouble. So, bakit sinasabi na Jacob's trouble? Kasi po, actually po yung outpouring of God's wrath, ang subject po nito talaga po, ang pinaka subject ng Panginoon dito is walang iba kundi yung mga Israelites. No, yung lahi ni Jacob, which is yung Israel, yung chosen people of God. Actually, dito po talaga ibubuhos ng Diyos kasi nakita niyo po, di ba, yung grabe na po yung pabor ng Panginoon sa kanila. Pinili na sila ng Panginoon at God chose the nation of Israel, and yet yung mga people of Israel, yung mga tao sa Israel, still rejecting God. He came into His own, but His own receive Him not. You see? Nire-reject nila paulit-ulit ang Panginoon. And even sa panahon natin ngayon, may mga Israelites pa rin po, mga Hudyo pa rin po, na hindi sumasampalataya sa Panginoong Kristo. They are still waiting for the coming Messiah, na inaasahan nilang coming Messiah ay nakaupo sa puting kabayo, no, may mga kawal, may mga, you see, yun yung inaasahan nilang Messiah. Hindi nila lubos akalain na ang tagapagligtas ipapanganak lamang sa sabsaban at magiging anak ng ordinaryong tao na karpintero pa. You see? So hindi nila na-anticipate, hindi nila pinaniniwalaan ang Panginoong Kristo. Kaya nga dahilan sa hindi nila paniniwala sa Panginoong Kristo, sa pagkakaroon nila ng unbelief, ano po, ay ibubuhos ng Panginoon sa kanila yung puot. No, they are the subject of God's wrath. Kaya nga ang tawag dito sa Bible, ang term nito na ginamit ni Jeremiah is Jacob's trouble. So during the time of Jacob's trouble, hindi na po tayo kasama dyan kasi sabi ng Bible, but he shall be saved out of it. Yung mga sumampalataya, yung mga tumanggap ay hindi na po kasama dun sa Jacob's trouble. Okay? Bagamat ang subject ng Panginoon sa pouring of God's wrath ay mga Israelites, pero dahilan nga sa napabilang tayo, nakasama tayo doon sa puot ng Diyos, dahilan sa common thing, ano po yun, unbelief. So dahilan sa hindi pagsampalataya sa Panginoon, napabilang tayo doon sa napabilang ngayon yung mga unbelievers sa Jacob's trouble. Kaya pagka nagbuhos ang Panginoon ng puot, bagamat ang subject niya yung mga Israelites, damay na po yung buong mundo. Okay? Kasi we have yung common na kasalanan, which is the sin of unbelief. Okay? So another proof na hindi tayo kasama po dito. So the Lord the Lord's promise is to His faithful church at Philadelphia was that He would keep them from the hour of temptation which shall come upon all the world. So pagbuksan po natin yung ating Bible sa Revelations chapter 3. So may pangako ang Panginoon sa Church of Philadelphia. Yung Church of Philadelphia is one of the church of Asia, in Asia, na
sinulatan ng Panginoong Jesucristo ng Diyos. Okay? May pangako po siya, may pangako po ang Panginoon sa church at Philadelphia. Okay, Revelation chapter 3 verse number 10. Revelation chapter 3 verse number 10, sabi po ng Bible, "Because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth." Okay? So yung hour of temptation po diyan, yan po yung binabanggit po natin or kanina pa po natin pinag-uusapan na that the day of tribulation, yung pagbubuhos ng Panginoon ng kanyang puot, sabi ng Panginoon sa church at Philadelphia, dahilan sa kinip niyo yung aking salita kept the word of my patience, sabi ng Panginoon, I will also keep thee. Okay, iingatan tayo ng Panginoon, hindi tayo isasama ng Panginoon during the time of temptation na darating, o yung temptation dyan is yung tribulation na darating into all the world and all upon that dwell upon the earth. You see? So salamat sa Panginoon na hindi na tayo kasama dyan. Ngayon, ganun din naman, sabi sa 2 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5. First Thessalonians chapter number 5 in verse number 9. Okay, First Thessalonians chapter 5 verse number 9, "For God hath not appointed us to wrath." You see? So sino po ang kausap, palagay natin, sino po ang kausap dito ni Apostle Paul? Ang kausap dito ni Apostle Paul is the believers, yung mga Kristiyano sa Thessalonica, yung mga mananampalataya, yung mga tumanggap sa Panginoon. Ang sabi niya, "For God hath not appointed us to wrath." So tayo po bilang mga mananampalataya ay hindi na po pinahintulutan ng Panginoon na mapabilang sa araw ng puot. Okay? Ibig sabihin ng yung the day of wrath, yung tribulation period. Okay? During the time of tribulation, hindi na po tayo ia-appoint ng Panginoon sa panahon na 'yan. "But to obtain salvation by our Lord Jesus Christ." Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya nakita niyo po yung kahalagahan po nito na ng pagtanggap natin sa Panginoon Jesucristo. During the time of tribulation, hindi na tayo ia-appoint ng Panginoon kasama dito po sa the day of tribulation. Kaya mapalad po tayo talaga. Dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon na tayo ay ligtas. No, ma-appreciate natin lalo yung kaligtasan natin pag nakita na po natin itong panahon na ito na dumating. No? Yung tribulation period, parang ngayon pinag-uusapan lang natin to, napaka-relax lang natin i-discuss sa lesson po natin. Pero pag dumating na pa yung itong panahon na ito, ay grabe po. Grabe po yung pasasalamat natin sa Panginoon na hindi na natin mararanasan yung pinag-uusapan natin na 70th week of Daniel, okay? Or the tribulation or great outpouring of God's wrath. Magpapasalamat na lang tayo ng maigi sa Panginoon na, "Panginoon, maraming salamat na niligtas niyo po ako." No? Wala tayong ibang sasabihin sa Panginoon kundi salamat. Bakit? Kasi makikita natin yung mga unbelievers na ipapataw ng Panginoon yung kanyang puot. At of course, ando dun yung awa natin, pero hihigit yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Bakit? Dahil hindi tayo napabilang doon sa papatawan ng Panginoon ng kanyang puot. Kaya wag natin, sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa bawat isa sa atin, wag nating liliit-liitin ang ating kaligtasan. Wag nating liliit-liitin yung tinanggap natin na great salvation na yan. Sapagkat yung kaligtasang tinanggap natin ay yan po yung maglalagay sa atin sa dulo, no? Sa dulo ng sa maayos na kalalagyan. At patuloy, kaya nga ini-encourage na natin ang bawat isa sa atin na patuloy pong ibahagi ito sa iba. Okay? So, another proof na hindi tayo kasama is dito po sa Luke chapter 21. Luke chapter 21 in verse number 34. Luke chapter 21. Okay, verse number 34 to 36.
akin. Sabi po dito sa Luke chapter 1, 21, verse number 34 to 36, sabi po ng Bible, "And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that the day they come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man." Okay? So makikita natin dito, sabi ng Panginoon, we must be aware. Okay? Christians are to be ready at all times, for the rapture is always imminent. Ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan darating. It could happen at any moment. Kung may kanta nga yan eh. Diba? It could happen in a moment, in the twinkling of an eye, we shall be all changed. Yan po yung the day of rapture. Hindi natin alam kung kailan darating yung rapture. Pero salamat sa Panginoon na kung tayo ay mananampalataya, God in-account niya tayo as worthy to escape, no, for all these things that shall come to pass, no. At ito po ay mangyayari, pero salamat sa Panginoon na hindi tayo kasama. Okay? I hope na kayo po ay nagpapasalamat din sa Panginoon na kayo po ay ligtas. No? Kaya ito po yung mga binanggit ko po sa inyo na mga verses sa Bible na nagpapaliwanag ng atin pong nang mangyayari sa end times, ay nawa na ngayon habang nasa present tayo na kalagayan ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay ligtas. No? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na anak tayo ng Diyos. Kaya huwag nating liit-liitin po yan, at maganda ibahagi po natin sa iba. Okay, so I hope na maliwanag po yung ating pinag-aralan ngayong umaga, yung kanina continuation ng Mary Shepherd of the Lamb, at ngayon po yung partly ng detailed study ng 70th week of Daniel, or the rapture or tribulation period. Okay, huwag kayong malilito ha, kasi medyo marami na po tayong information na pinag-aaralan. So, kaya nga, hanggat maaari, hindi ko po binibilisan, hinihimay-himay nating mabuti para wala tayong ma-miss, no? Kasi pag hindi po natin naliwanagan itong mga pag-aaral na ito, eh baka mapunta tayo sa heretic na teaching pagpatungkol po sa doctrine po na ito. Kaya nga, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa wisdom. Kaya patuloy niyo din po akong ipanalangin. Patuloy niyo rin po ipanalangin ang ating simbahan, ang ating pastor, at ang bawat isa sa atin na patuloy tayong lumago sa salita po ng Diyos. I hope na mayroon tayong natutunan ngayong umaga. Amen? At mamaya po, huwag nating kalilimutan para po sa ating mga announcements. Mamaya po, huwag nating kalilimutan ang ating pong activities ngayong araw. No? Mamaya po, after ng program natin, New Every Morning, kay Sir Michael, and the information pang kalusugan para po sa ating health, no, and then yung Baptist lunch after ng information pang kalusugan at 12 o'clock ay para po sa family. And then mamayang alas 3 ng hapon, so ngayon pong araw ay Wednesday, mamaya pong alas 3 ng hapon, magkakaroon po tayo ng Soul Winning Clinic. So lahat po ay inaanyayahan po natin na umattend dito po, no, pwede kayong pumunta dito sa church, lalo na sa mga Bible students, no, kayo po ay required na pumunta sa lahat ng mga Bible students and staff. According to our pastor, ay required po kayong pumunta dito sa church, no, bilang katugunan po sa pag-aaral po natin kung paano tayo maging effective sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, inaanyayahan ko po kayo na pumunta po dito mamaya para kayo po ay mas lalong maging effective sa pangangaral ng salita ng Diyos. So magkakaroon tayo ng Soul Winning Clinic, and then para naman po sa mga malalayo at hindi niyo po talaga kayang makarating dito, but you are willing to learn yung the art and the heart of soul winning, ay pwede po kayong umattend mamaya, magsi-set up tayo ng online
maaaring Facebook Live or Google Meet. So either way, kung alin po ang pwede po, kung alin po ang mas maganda po nating gamitin na platform para po kayo ay makapag-participate at makapakinig, maka-attend kayo, gagawin po natin yan mamayang alas 3 ng hapon. Okay? So kung meron kayong mga activities na gagawin mamaya, eh maganda i-prioritize po natin ito kasi napakahalaga po nito. Napaka-importante po ng matututunan po natin sa soul winning clinic po natin. Mamayang 3 p.m. po yan ang ngayong araw. And then after po nun, syempre meron po tayong midweek service na atinan po sa ating Mother Church po. Mamayang 5:30 ng hapon, ang midweek service po ng ating Mother Church. And patuloy natin isama sa panalangin ang ating pong old-fashioned Baptist Revival na gaganapin sa May 17, 18, and 19. And yung whole month ng May ay ating pong celebration ng 4th year anniversary. Malapit na po, ilang araw na lang, anniversary na po natin. So ano na to, April 20 na po. O, ilang tulog na lang, anniversary na po natin. Kaya patuloy po natin isama sa panalangin that God will provide, at ang bawat isa ng miyembro ng bawat areas ay mag-participate po tayo sa ating kanya-kanyang areas of responsibilities. Ano po? So maraming salamat po muli. Tayo na po ay magwawakas sa panalangin. At bago po yan, pasalamatan ko lang po lahat ng nakasama po natin sa umaging ito. Maraming salamat po kay Sir Anthony Bobier. Maraming salamat. Kay Ma'am Sonia Orculio, maraming salamat po. Kay Ma'am Christine Joy de la Cruz. Kay Sir Arnulfo Impuerto, thank you po, sir. Sister Judeline Severo, maraming salamat. Kay Ma'am Leggie Montoya, maraming salamat. Ganun din po kay Nanay Teresita Morena and kay Nanay Lourdes, maraming salamat po. At kay Tito Jomar Panisales, maraming salamat din po. At maging kay Ismael Amirol, maraming salamat sa pagpasok. At nawa na wag mo i-miss yung salvation na binanggit ko sa iyo kanina, na nawa tanggapin mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas, Panginoong Jesucristo. Okay? Ganun din po kay Sir Agaton Lagod, maraming salamat po. Kay Ma'am Pevi Lagod, ganun din po kay Ma'am Tang Belmonte, maraming salamat po. Ganun din po kay Pastor Rick Belmonte, maraming salamat din po. Kay Ma'am Ivy Gervasio, thank you po. Kay Sir Paul James Gervasio, thank you po. Kay Sister Jacqueline Gadil, maraming salamat, Sister Jack. Kay Nico Gonzales, maraming salamat po. At kay Ma'am May Musuela. Yan, okay? Sige po, tayo po ay magwawakas na po sa panalangin. Let us pray po. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa natapos po namin na programa sa umagang ito. Salamat po sa wisdom na pinagkalib niyo po sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga salita niyo pong napag-aralan po namin umaga, at lalo po namin i-treasure at palagaan, Panginoon, ang great salvation na amin natanggap. At mamaya po sa aming soul winning clinic, Panginoon, ay dalangin ko po na marami pong mga kapatiran po ang makapakinig at matuto, Panginoon, ng soul winning, Panginoon, para po mas marami pa pong mga tao na mga nangangailangan ng salvation ang ma-reach out po namin, Panginoon. Gamitin niya lamang po kami instrumento, maging daluyan po ng pagpapala, Panginoon. Salamat po sa kabutihan niyo po sa amin, at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Ibinabalik po namin lahat sa inyo ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen po. Maraming salamat po, at makita-kita tayo ulit bukas at the same time and the same program. This is the key to success, the only key for your growth from the Word of God. This is your host, Richie Lagod, serving you from Mondays to Saturdays. At God bless us all, and we love you all po. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. There are souls to rescue. There are souls to save. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Living heart in hand. Giving God. Giving God the glory. Evermore, we will follow His command. Send the light, send the light, the blessing, blessing gospel light. Let it shine, let it shine, from shore to shore, from shore to shore. Send the light.
Send the light and let its radiant beams light the world, light the world forevermore, forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, send the light, send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore, from shore to shore. Send the light, send the light, and let it shine, it shine, beams light the world, light the world forevermore, forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, send the light, send the light. And the Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart and willing heart in hand. Giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore, from shore to shore. Send the light, and let it shine, it beams like the world, forevermore, forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light, send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore, from shore to shore. Send the light, and let it change our beams like the world forevermore. Forever.